balita niyo yung nangyari sa anak mo. Labis na mga kalapastanganan ng mga Kastila dito sa Ilawood. Sapat na ang ating bilang upang sumugod sa mga Kastila. Matapos Los Indios! Mga kasama, puntahan na natin si Mion! Si Mion, anong gagawin natin? Nakita kong may bagong kapangyarihan ng papa. Wala tayong aasahan, kundi ang ating mga sarili. Kung walang liwanag, tiyak akong mahihirapan si Juancho na tahakin ang daan patungo dito. Sasalubungin at tatambangan natin siya sa pusod ng Ilaya. Tiyak na kagagawa nito ng Indio. Tanggalin si Dapa! Hanapin mo ang mga taong malapit kay Malaya! Patawin sa kanila ang aking parusa na sila'y maging bato! Tila, nagbabadya na naman ang pagganap ng dugo dito sa Ilaya. Hindi titigil ang dalawang lahi dito hanggat hindi nila magkakapit ang bawat isa. Mananatilig ang pinuno ng mga bigo pagkat hindi mo nasakop ang taong malalaya! Ngayon na napaslang mo na si Juancho, tapos na ang iyong laban, Malaya. Pinabati kita sa iyong tagumpay. Pagdan ni Sadapa, bawiin mo ang iyong kapangyarihan sa mga diwata. Buhayin mo ang kanilang dungan at ibalik sa kanilang dating anyo! Sa aming lahat na mga kapanalig mo. Paano mo napasakmay ang tagdan ni Sidapa? Nagtunggali ba kayo? Nakuha ito ni Juancho sa diwata ng kamatayan. Kaya't nagawa niyong utusan ang tagdan ni Sidapa na mag-anyo kayong bato. Kaming dalawa ni Juancho ang nagtunggali. Nakuha ko ang tagdan at nabawi ko ang kapangyarihan umaloob sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin, wala na siya? Wala na siya, Maria. Napas lang ko na si Juancho. Sana'y nasaksihan namin ang iyong tagumpay, Malaya. Tunay namin ipinagbubunyi ang nagawa mo, Malaya. Nararamdaman ko na malapit mo nang tuparin ang iyong bugna. Siya na ba? Bukod pa rito ibabalik ko na rin ang kapangyarihan ng adlaw. Lakas ng adlaw, manumbalik ka sa diwatang iyong pinanggalingan. Ibalik mo sa kanyang dungan ang iyong kapangyarihan. Salamat, Malaya. Kanino ko isasali ng kapangyarihan ni Lalahon? Panghawakan mo muna kapangyarihan ng Bulkan at ang apoy, Malaya. Sa aking palagay, ay magagamit mo pa ito sa susunod mong mga laban. Dagang salamat. Hindi na rin ako magtatagal. Pagkat ako'y babalik na sa aming banwa, naroon ang aking pamilya at umaasa rin mapapakawalan sa sumpang lumukob sa kanya.
po. Mabubuhay pa ba sila, Senorita Esperanza? Sino bang nagparusa sa kanila upang maging batong? Liway, ang mabuti pa hintayin natin ang iyong ubo, Simeon. Siya lamang ang makakasagot sa iyong mga katanungan. Nagbalik na si Malaya! Oh, salamat sa mahal na Leon! Nagbalik na si Malaya! Simeon! Nagbalik na si Malaya! Salamat po! Nalaupo! Matulungan mo ba sila, Apoy Tarong? Tiyak na nahihirapan na sila sa ano nila! Huwag ka mag-alala, Liway. Dala ko na ang panlunan sa kanilang kalagayan. Liway! Tagdaan ni Sidapa! Inuutusan kita! Tanggalin mo ang sumpa sa aking pamilya! Lisanin mo ang kanilang dungan! At ibalik mo sila sa kanilang tunay na wawis! Ibalik mo! Dito. Pagkat kayo nagbalik na mula sa isang sumpa at may pumaloob sa iyong kapangyarihan at kayo naging mga bato, Esperanza, ang may kagagawa nito ay iyong papa. Ano? Kami naging bato sa panandali ang panahon? Kung gayon, kailangan natin mapigilan ang Wancho na yan bago pa niya magawa ang muli yun sa atin. Hindi na siya makakapanakit pa. Tapos na ang labanan. Patawad, Esperanza. Pumanaw nang iyong papa. Simeon. Kung hindi mo napas lang ang aking papa, marami pang mga katutubo at mga pamilya ang mahihirapan at mamamatay. Maraming salamat at iniligtas mo kami. Ikinararangal ko na ikaw ay aking bana. Mabuhay ka, Simeon. Mabuhay ka. Mabuhay ang ating pinuno! Mabuhay! Si Malaya! Mabuhay si Simeon! Mabuhay! Tingin niyo ako. Huwag niyong pababayaan ang aking anak. Huwag niyong pahintulutan na madakip siya ng mga Kastila. Kupkupin niyo siya sa kaligtasan. Gabayan niyo ang daan upang silang mag-amay makabalik dito.
Ihahatid ng hangin ang pasabi. Paglaya natin darating, kalakip ang pag-ibig na dalisay. Alay sa pusong naghihintay, pag-ibig na sinubok ng panahon. Kalayaan na binuwalang alon ay di na muling mawawala pa sa lupang mahal, sa lupang payapa. Dala pala ako ng halaman gamot para sa mga sugat mo. Maraming salamat, Ben. Hindi ka na dapat nag-abala sa akin. Dapat nagpapahinga ka na rin. Hindi naman abala yun, Tuhay. Pagkat matagal na tayong magkaibigan, hindi ba? Marami na tayong pagsubok na nalagpasan. Kaya sana hindi dito matapos ang ating ugnayan. Anong ibig mong ipahiwati? Na sana maging tarik pa tayong magkaibigan. Na sana ay mas mapalapit pa tayo sa mga darating na panahon. Yun din ang hangad ko ngayon. Nawa ay maging mabuti tayong magkaibigan. Sadya ba talagang manhid si Tuhay? Hindi ba niya nararamdaman na may pagtingin ako sa kanya? O pagkakaibigan lang ang kaya niyang ilaan sa akin? Bakit biglahan natigilan? Tila nalulumbay yung mga mata. Hindi. Nakaligtaan ko lang yung utos sa akin ni Papa. Una na ako, Toy. Eloy, wala ko ibang iniisip kundi ikaw. Mahal na mahal po kita, Eloy. Masigit ang pagmamahal ko sa iyo, anak. Antonio, si Eloy lang ba ang minamahal mo? Maging ikaw po aking baba. Kayo po ni Eloy ay kapwa mahal na mahal ko. Ito ang pinakamasayang gabi ng buong buhay ko. Wala na akong mahihiling pa. Maraming salamat at tinupad mo ang pangako mo, Simeon. Ngayon ay maaari na tayong mabuhay ng mapayapa at masaya. Darating din yan. Ngunit hindi pa sa sandaling ito, Esperanza. May mga taong naghahanap sa iyo, anak. Mga kalahi natin. Mula sa ilawod, sa wangis nila eh. Tila hindi pa tapos ang digmaan. Simeon, salamat! Patagpuan namin ang iyong kuta. Sasapi na kami sa iyong kilusan. Anong nangyari sa Ilawood? Nakausap ko na sila, Simeon. At napakasaklap ng mga pangyayari. Nagsimula ang lahat ng parusahan ni Hernando ang anak ni Alicia na si Elena. Sa di nila nalalam dahilan, tinangka ni Alicia na tumakas upang humingi ng tulong sa iyo. Sa dami nila na nagnais sumama sa Ilaya, ay ipinasya na lamang nila na lumusob sa plaza kung saan nandoon si Hernando at ang kanyang mga sundalo. Ang hindi nila napaghandaan ay ang sansandatang
pupuksa sa kanilang lahat. Marami mga nasawi. Mga lalaki, mga babae, mga nanay at mga anak na naghangad lamang na mapalaya ang kanilang sarili. Si Alicia ay nasawi. At hanggang ngayon ay bihag ni Hernando ang kanyang anak na si Elena. Simeon, tulungan mo kami. Naiwan ang aming mga anak sa ilon. Nagkahiwa-hiwalay kami lahat. Marami pang sugatan. Matapatay sila ng mga dayo-dayo sa ginawa namin sa kanila. Ubo, Simeon. Naiwan po ang ina ko sa ilawod. Buhay pa siya nang umalis ako. Umalis ako upang kumuhin ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po ako. Malaya. Hindi pa tapos ang aking bugna. Kailangan kong gawin ito para sa kanila. Naiintindihan kita, Simeon. Alam kong kailangan nila ang tulong mo. At si Elena nanganganib siya dahil sa akin. Kailangan mo silang iligtas. Kailangan mo silang tulungan. Hihintayin ka namin dito ni Antonio. Mahirap para sa akin nang iwanan kayo. Subalit, kailangan ko tapusin ang laban. Tulad ng dati. Babalikan ko kayo. Naniniwala ako sa iyong iniwi ka, Malaya. Humayo ka na. Hinihintay ka na ng mga tao roon. Ibinibigay ko na ang aking basbas upang magampanan mo na ang iyong tungkulin. Anak, sa sandaling makaramdam ka ng pangungulila sa akin, hawakan mo lang ang trumpong binigay ko sa'yo at ilagay mo sa iyong dibdib at mararamdaman mo na ako. Baba, naniniwala ako. Tatagumpay ka. Maghihintay kami sa iyong pagbabalik, Simeon. Kahit anong mangyari, kahit gaano pa katagal, maghihintay kami ng iyong anak hanggat sa masilayan namin ang iyong mukha sa bukanan ng banwang ito. Doon lang kami mapapanatag, Simeon. Kaya magbalik ka. Magbalik ka rito ng matagumpay. Senyor, lubhang matagal na ang inilagay nila Senyor Juancho sa Ilaya. Nais niyo po bang bumuha ko ng pangkat upang hanapin sila Senyor Juancho? Hindi. Hintayin natin sila na bumalik. Bakit nga ba hanggang ngayon ay wala pa sila? Hayaan mo na sila ng lupa. Nakalimutan mo na ba isinumpa ko sila? At kayo na ang susunod, Hernando. Higit na mas malupit ang sasapitin ninyo. Sadyang mapanira ka ng araw, no? Bueno, iyan ang nais mo. Luzon!
mabuhay ang mga Indio. Katibawan sa buong pueblo! Mabuhay ang Indio! Mabuhay ang Indio! At dumatal na nga ang pinakahihintay na adlaw ni Malaya. Napatimawa nga ni Malaya ang kanyang mga kalahi sa gapos ng mga dayuhang Kastila. Ngunit lingid sa kanila, nagkahinala na rin ang mga natitira nilang kaaway na sila'y nadaig na ng mga tinatawag nilang Indio. Kung laganap sa inyong pueblo ang sinasabing mga diwata, nangangahulugan na hindi matibay ang pananampalataya sa mga nasasakupan ni Señor Juancho, tama ba ako? Bueno, ngayon din ay magtatalaga ako ng priling higit pa sa inyong pakiusap. Isasama mo sila pabalik sa inyong pueblo upang doon ay palisanin ang mga diablong namumuga doon. Muchas gracias, Fray Fernando. Kung maaari po, basbasan niyo po muli ang aming pueblo at lahat ng mga Indio. Kung kinakailangan. Madre mía. Victoria, ano nangyari sa'yo? Sinyales siya na pumano na si Juancho. Patay ng aking asawa. Pinatay siya ni Señor! Que dice, señora? At kung pinatay siya ni Señor, tiyak na nagapi na rin ang lahat ng mga Kastila sa Ilawod. Hawak na ng sinvergwensya ang Indio na yan ang aming pueblo. Kaya, Fray Pan, hindi lamang mga alagad ng Diyos ang kakailanganin namin sa pagbalik sa aming pueblo. Kakailanganin namin ng maraming Kastilang soldados. Maraming mga soldados upang mabawi namin ang aming pueblo sa Diablong Indio na yan! Tawagin ang Gobernador General! Si Padre! Malaya, nasaksihan ko ang lahat ng naganap sa Ilawod at binabati ko kayo ng iyong mga kasama sa inyong tagumpay. Ang aming tagumpay ay hindi magbubunga kung hindi dahil sa inyong mga diwata. Kaya ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo. Ngunit, ito ay umpisa pa lamang ng laban ng mga Indio. Hindi kami titigil hanggat hindi umaalis ang mga dayuhang Kastila dito sa aming lupain. Malaya, makikipaglaban din kami ng mga diwata ng sabayan upang higit na magapin natin ang mga dayo sa iba pang pook. Nauunawaan kong nais niyong tumulong. Ngunit wala na si Juancho. Wala na ang kapangyarihan niya. Kaya nais kong ipaubaya niyo sa aming mga Indio ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Bakit hindi mo nais na ikay aming tulungan, Malaya? Upang manggaling sa sarili naming dugo at kakayanan, ang aming tagumpay. Kung gayon, ay wala akong ibang maipapasya, kundi anto pa rin ang iyong pangakong nais. Ipaparating ko sa ibang mga diwata na hindi na kami makikialam sa inyong mga hakbangin. Pagkos ay ipaparating namin kay Laon, nakasihan kayo ng sunod-sunod na tagumpay. Daghang salamat, Magayon. Maraming salamat. Sa lupang mahal, sa lupang payapa, kinabukasan ng bayan ay ipaglalaban. Mula noon hanggang ngayon, ipaglalaban. Ihahatid ng hangin ang pasabi. Paglaya natin darating, kalakip ang pag-ibig na dalisay, alay sa pusong naghihintay. Pag-ibig na
Fray Fernando. Asan gobernador general? Su excelencia está en reunión con su consejo. Tenéis que volver mañana. Este asunto no puede esperar hasta mañana. Higit na mahalaga ito dahil nasakop na ni Indio ang aming pueblo. Papuntahin mo ang gobernador general dito kung ayaw yung mga matay ang lahat ng mga sira sa Sugbo. Magayon, tama ba na pabayaan lang natin si Malaya? Hindi ba nararapat na tiyakin natin ang magtagumpay ang kanyang buhok na higit ngayon? Iyon rin ang aking ikinababahala. Ngunit yun ang kanyang hiling. Ito ang itinadhana nila o na mangyari. Nasaksihan ko ang huling pag-uusap ninyo ni Malaya. Huwag kayong mangamba sa mga pasya ng supling ni Nagiginid. Sang-ayon ako sa nais niya. Hayaan na lamang natin silang pagsikapang kunin ang kanilang lubos na katimawaan nang walang tulong mula sa atin. Matuto na tayo sa nangyari noon. Dahil sa panghihimasok natin sa mga tao, tayo-tayong nagkagulo at kamuntik na magkawatak-watak. May dahilan ang iyong mga winiwika, Burigadang Pada, Sinaklambulawan. At masaya ako dahil may kabutihang naidulot sa hindi natin pagkakaunawaan noon. At iyon ang naririto tayo lahat, nagkakaisa sa iisang layunin. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon, mga diwata. At ngayon, mabuhay tayo ng payapa sa isa't isa at higit pa man. At naway, pagmasdan natin magtagumpay si Malaya laban sa mga dayo mula sa ating iisang tahanan. Kung gayon, ay binibigyan ko ng halaga ang pasyang ito. Mula ngayon, ay magmamasid na lamang lahat ng mga diwata at ipapaubaya sa kamay ng mga tao ang pagtataguyod ng kasarinlan. Mula nga noon ay nanatili na lamang kaming nagmamasid sa mga hakbangin ng mga taong tinatawag ng mga dayong mga Indio. Ipinagpatuloy nga ni Malaya ang kanyang adhikaing mapalaya ang iba pang mga Indio. Kahit batid nilang hindi ito madali. Tigilan mo pananakit sa aming mga kalahi! Sino ka? Ako si Malaya. At ako isang Indio! Hindi sila nagdalawang isip na muling sumabak upang ipalaganap ang katimawaan sa iba pang nagdurusang mga kalahi. Dahas ang kanilang isinalubong sa mga dayo. Pagkat wala ng iba pang paraan upang makamit ang kasarinlan, kundi sa ganoong paraan lamang. Ang Gobernador General! Hayaan po ba nating makarating pa sila dito sa Maynila bago kayo kumilos? Naroon pa rin ang sentro ng gobyerno ng mga Kastila. At hanggat hindi natin sila napapatalsik at nasusugpo, hindi pa rin natin makakamit ang ganap na kasarinlan. Lulusog tayo sa inyong pueblo at papaslangin ko si Malaya. Nasalisihan nila kayo, Malaya. Armas na dala ng mga dayo ay higit na malakas kaysa sa mga dala nila dati. Higit na marami rin sila ngayon. Wala na tayong magagawa. Hayaan na lang natin ang bugna ni Malaya ang siyang magtakda ng mga susunod na magaganap sa kanya. Hindi nyo kailangan magpasalamat sa akin, mga kalahi. Bagkus ay nais kong matutunan ninyo na sa araw na ito ay nailigtas kayo ng kapwa nyo. At naway mapukaw din ang inyong damdamin na gawin din ito sa mga katulad natin. Mabuhay ang mga Indio! Mabuhay!